sa araw na ito ay ating pag-usapan ang patungkol sa AFP Awards and Decorations. Sa mga baguhan pa sa aking channel ay paki-subscribe po ang ating channel, Reserve Officer Vlog. At paki-pindot na rin ang like button at notification bell para maging updated po kayo sa mga videos na ating i-upload. Ano itong AFP Awards and Decorations? Marami kasi ang nagtatanong na mga kasama natin mga reservists, no? Lalo na yung mga reservists natin na mga kasama natin sa AFP na hindi familiar, no, sa AFP Awards and Decorations. Dahil ang AFP Awards, mga awards and decorations ay bago tayo magsuot nito ay may mga katumbas na mga responsibility ito, no? Mayroon itong mga dapat na mga legal orders, no, galing sa higher headquarters, no? So ibig sabihin ay hindi tayo pwedeng basta-bastang magsuot ng kung ano-anong mga dekorasyon, no, or mga badges sa ating uniforms, sa whether ito'y white duck, goa, or mga service blouse, no, ng armed forces, kung wala po tayong authority or hindi covered ng order, no? So, lalong-lalo na sa mga kasama nating mga reservists. So, itong video nito ay para sa ating lahat at sa mga baguhan pa, na mga sundalo na pumasok sa ating armed forces, whether you are from regular or reserve force. So, nakikita natin na tuwing may mga okasyon or may mga command-directed activities, ay marami sa atin na nakakita sa mga officers and enlisted men na sumusuot ng mga iba-ibang mga badges and decorations, no? Kapag may activity sa isang or isang programa, no, sa ating armed forces or sa army. So, nakikita natin na may mga pula, may yellow, may mga star, ano yung mga memorabilia diyan, no? Ano yung mga badges na nakalagay dito sa kaliwa or kanan nila na name cloth, no? Makikita natin. So, ating alamin yan, no? Isa-isa para sa mga kaalaman ng ating kapwa reservist. So, bakit? Bakit na meron, anong objectives nito na mayroong mga badges and awards and decorations na nakalagay sa kanilang mga dibdib? So, ang unang objective nito ay it is a recognition for acts of valor and heroism, no? So, nakikita natin na meron silang mga ganyan dahil ito ay recognition sa kanila ng ating higher headquarters sa kanilang mga performance or sa kanilang mga nagawang mga magandang na idudulot sa ating armed forces, no? Sa mga combat duties or sa mga service duties nila. Ang objectives nito ay exceptional meritorious service nila. So, tulad ng sinabi ko ay kapag ang isang sundalo ay nakapaglingkod sa ating armed forces ng mahabang panahon at nakahawak sila ng mga big responsibilities, ay ito ay bilang exceptional meritorious service na binibigay sa kanila. Kaya sila merong mga awards and decorations, no? Number 3 ay yung display of skills and efficiency. So, bakit meron ganun? Tulad nung nakikita natin na merong mga ranger badge or airborne badge, no? So, ito ay bilang display na may skills sila, na may extraordinary skills sila na na-acquire during trainings nila, no? At master sila dyan, no? So, number 4 ay competence and excellence. So, nagpapakita yan na sila ay competence and excellence sa mga areas na kanilang mga hinahawakan bilang commanders or bilang mga NCOs, no? And then, number 5, ito ay magsisilbing memorabilia and inspiration to the recipients. So, meron silang mga ganyan at magsisilbi itong mga parang alaala, no, na nagkaroon sila ng mga exceptional service or meritorious service sa ating armed forces, no, bilang recognition sa kanila na sila ay
nakagawa ng mga extraordinary na mga act, no? Beyond their duties, no? And responsibilities bilang officers and enlisted men. So, sino ang magrekomenda ng mga awards and decorations nito? At sino ang mag-award? So, recommendation for an award or decoration can be made by the commanding officer of an organization, office, or unit having knowledge of the deed or act. So, ang magbibigay nito, ang mag-recommend nito ay mga commanding officers natin, no? Na nakakaalam sa ating mga ginawang mga aksyon or ng mga duties, no? So, or yung office na nakakaalam ng ating mga activities. So, interim awards and awards of lesser category to ensure that a deserving act, service, or efficient or achievement receives recognition, the appropriate authority may promptly award a suitable lesser military decorations pending final action on a recommendation for a higher award, no? So kapag ang isang sundalo or isang unit ay nag-perform ng mga activities or nakagawa ng mga meritorious na mga activities, no? Or combat duties na may mga awards, ay ibibigay agad ito ng commanding officer, no? Tulad ng commanding officer mo sa yung battalion or sa brigade, no? Or sa division. So, halimbawa ay triple M, no? So, bibigyan ka muna ng triple M or mas mababa. Pending final action on the recommendation for a higher headquarters, no? Yung ano muna, yung mga mas mababa muna na agad-agad na pwedeng ibigay, ay pwedeng ibibigay agad ng isang unit, no? So, habang nakapending pa ang mas mataas na karapat dapat sa isang sundalo. So, alam ito ng mga regular forces ng ating AFP. Mamaya ay explain natin ng thoroughly ang tungkol dito. So, punta tayo sa foreign decorations and campaign medals. So, ang Armed Forces natin ay authorized din na mag-receive ng mga foreign decorations and campaign medals, no? Basta with the authority of the Chief of Staff of the Armed Forces, no? And next is announcement and publication. So, paano ito ina-announce at pinapublicize ng ating Armed Forces or ng ating unit? So, awards and decorations granted by the Office of the President, Department of National Defense, and the Chief of Staff AFP shall be announced and published in general orders by command of the Chief of Staff AFP, no? So, all other awards and decorations granted by commanders of major services, AFP-wide support, and separate units, area commands. So, sa madaling sabi, ay ina-announce ito sa pamagitan ng order, no? No, ng order ng adjutant, no? So meron itong corresponding na order. So by command of the Chief of Staff kung siya ang nagbibigay, at by order of the commanding officer kung siya ang nagbibigay, no, sa isang battalion or brigade, no, or isang group o kung anong unit ng AFP, no. Wearing of medals. So punta tayo sa wearing of medals. Decorations, service medals, and ribbons are worn in the uniform above the left breast pocket in the rows of 3. So, sa left po ito, no? Yung mga decorations natin, service medals, ay nakikita natin dito sa left nilalagay, no? Nakikita natin mga kulay-kulay dito at may mga star, may mga triangle, may mga anahaw lip, no? So, sa kaliwa po yan. So, the highest award shall be to the right in the upper row. So, ang pinakamataas na award ay ilalagay natin sa right in the upper row, no? So, ang halimbawa ay medal for valor, no? So, dyan natin ilalagay sa right in the upper row, pinakamataas right. So, ang mas mataas, laging right yan, no? Tulad din sa atin, sa Armed Forces, nasa right palagi ang senior or ang mas mataas, no? So, the lowest award in the lower row to the wearer's left, no? So, dito siya, sa kaliwa.
ang lowest, so ang mas mataas na award sa kanan, ang pinaka mababang award ay sa kaliwa. So mamaya tatalakay natin ang mga highest award pababa, no? So kung ano-ano ito. So punta naman tayo sa mga badges. So wearing of badges, badges not exceeding 3 may be worn at all times on the uniform. So badges, ano itong badges? Ito yung nakikita natin dito sa kanan or sa kaliwa ng ating mga sundalo, no? Whether officers or enlisted men, no? Tulad ng mga badges, tulad ng airborne badges, scout ranger badges, kung ano pa mga badges, no? Or yung iba't ibang mga badges na binibigay kapag ikaw ay nag-schooling. So wearing of ribbons. So the ribbon is worn in lieu of an authorized decoration and service campaign medal. One ribbon for each decoration or medal is authorized. So yung mga ribbon na yan ay ito yung katumbas, no, ng tawag nito. Imbis na medal lang ibibigay, ilalagay mo, isasabit mo rito, ay yun na lang yung mga ribbons, no? Or yung mga kulay-kulay dito ng mga military merit medal, bronze cross medal, gold cross, kung ano pa man dyan, no? Or military merit medal. So instead of tawag nito yung medal talaga, eh nakakahiya naman kapag palakad-lakad ka dyan, eh puro medal, no? So yun ang nakikita natin, yung mga ribbons na lang dito sa kaliwa or sa kanan, no? Na mayroong mga badge natin sa ating armed forces. So yung occasions for wearing nito ay makikita natin, no, sa sinabi ko kanina ay lahat ng occasions. So next ay punta tayo sa different AFP awards and decorations, no? Ating i-discuss na ang mga iba-ibang mga awards and decorations sa ating na ating sinusuot, no? So kanina ay diniskus natin ang mga kung bakit natin ito sinusuot at kung paano natin ito isusuot, no? So next is ay ating isa-isahin ang mga awards and decorations, no? So sa awards and decorations ay may iba-iba ito. Merong mga medals, merong mga badges, merong mga streamers, merong mga makikita natin, no, yung mga trophy. So iba-ibang mga awards or mga commendations, commendation letter. So iba-ibang form po ang pagbibigay ng awards ng AFP, no? So ang una ay itatalakayin mo natin ang mga decorations, no? Yung mga medal. So dahil ito ang pinakamaganda at pinakauna sa lahat, no? Kapag ang isang AFP officer or enlisted man ay nakatanggap nito ay nagbibigay ito sa kanya ng karangalan. Number one ay ang Medal for Valor. So ito yung pinakamataas na medal na ibinibigay ng presidente ng or ng chief commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines, no? So kapag ang isang number two ay mamaya explain ko, no? Number two ay Distinguished Conduct Star. So ito yung pangalawa, no? Kapag ito yung mga combat medals to. So number 3 ay Distinguished Service Medal or Distinguished Service Star. Kapag ikaw ay nakapaglingkod, no, ng mahabang panahon ng sa ating armed forces with the big command and responsibility na nahawakan mo, no. Number 4 ay Gold Cross, no. Number 5 ay yung Philippine Legion of Honor, no. So sa Philippine Legion of Honor may iba-iba ito, mayroong Chief Commander, Commander Officer, Legionnaire Outstanding Achievement Medal or Legionnaire. Next is Outstanding Achievement Medal. And then next is Gawad sa Kaunlaran. And next is Distinguished Aviation Cross, no. Ito naman para sa mga aviation, sa mga humawak ng mga aviation na mga position, no, ng AFP. Next is Distinguished Navy Cross para sa mga Navy. And then Bronze Cross. And then next is Kagitingan sa Barangay or KSB. May iba-iba ito, merong lakan, merong datu, merong maginoo, no? So next is Military Merit Medal.
So ito yung karamihan na nakuha na, nakukuha ng mga reservists, no, military merit medal, triple M na tinatawag kapag kayo ay sumali sa mga command directed activities, no, or yung mga iba-ibang activities na initiate ng ating armed forces, ay binibigyan po tayo ng military merit medal, no. So yan po ang military merit medal. Next is Silver Wing Medal. Next is Military Commendation Medal, no? MCM na tinatawag. Ito rin po ay nakukuha ng mga reservists natin palagi, no? Wounded Personnel Medal para sa mga enlisted man natin, ng mga regular na nakipaglaban, no, kapag nasugatan. Next is Military Civic Action Medal. So kapag tayo ay naki-involved sa mga activities, sa mga civic action medal or civic activities tulad ng mga social activities and medcap, no, medical and dental action na mga activities, so bibigyan tayo ng military civic action medal. AFP conduct medal. Next is sagisag ng ulirang kawal at iba-iba pa, no, ang daming medal. So kung isa-isahin natin to baka matagalan tayo, no. Long Service Medal, no? And then United Nations Service Medal kapag ikaw ay naglilingkod sa United Nations. So yung mga reservists natin, may mga reservists din tayo na naglilingkod sa UN, no? Kino-call to active duty sila at pinapadala sa United Nations, no? At nakakatanggap sila ng United Nations Service Medal. Papadala ka doon sa mga areas, no, kung saan ay kayo ay magbabantay bilang peacekeeper ng United Nations. Ito naman ay iba-ibang mga medal, Anti-Dissidence Campaign Medal and Ribbon. Luzon Anti-Dissidence Campaign Medal and Ribbon, Visayan Anti-Dissidence Campaign Medal and Ribbon, Mindanao, no? Ito yung mga kung meron kang duties ng anti-dissidence, no, sa mga iba-ibang archipelago ng ating bansa ay bibigyan ka po nito. Next, sa mga badges. Ang mga badges naman ay makikita natin, halimbawa, Philippine Republic Presidential Unit Citation Badge, no? So, nilalagyan dito sa kanan natin, yung red, white, and blue, no? So, yung mga badges, dito yan. Barangay Presidential Unit Citation Badge, AFP Enlisted Personnel of the Year Badge, AFP ROTC Cadet of the Year Badge, no? So, marami yan, no? Maraming badges, Marksmanship badges, AFP Parachutist badges, no? Kapag ikaw ay airborne, so may mga AFP Parachutist badges na binibigay. Oh, Adjutant General Service badge. So Adjutant badge, meron din, no? Kapag kayo ay naglingkod bilang S1 or Adjutant sa isang unit, ay bibigyan kayo ng Adjutant Service. Or kapag kayo ay nag-schooling, no? Ng Adjutant General Service, so bibigyan kayo ng mga badges na yan. So makukuha niyo yan sa pamamagitan ng schooling or sa pamamagitan ng service ninyo, no, sa mga posisyon na ibinibigay sa inyo. Sa kabilang banda naman, meron tayong streamers, no? So nakikita niyo kapag mayroong okasyon ay isinasabit sa yung mga presidential streamer, Secretary of National Defense streamer, Commanding General PA streamer, no? Sinasabit yan sa mga flag, no, ng mga major units na yung mga nakapag-accomplish ng mga mission nila na extraordinary mission, no. So sinasabit yan ng yung mga streamers na yan doon sa flag, no. Then other forms of awards, no, letter and plaques, commendations, appreciations, major service commander's plaques, no? So yun po ang mga iba-ibang mga awards and decoration. So idagdag ko lang yung mga appurtenances natin, yung apat, no? Yun yung mga dagdag na instead na another ribbons or medals na ibibigay, ay ito na lang yung mga appurtenances na lang ang ibibigay instead na another na medal, no? Kapag halimbawa ay nakadalawang military medal ka na, no? So, idadagdag na lang yung pangalawang una, first and a half leaf, tapos second, third, fourth, and so on, no? At sunod nun ay silver and then gold na, no? So, itong appurtenances, yung and a half leaf, equilateral triangle, at service star at spearhead device, yung apat na yon.
So, yung unholy para sa mga military merit medal ito inilalagay, no? At ang equilateral triangle naman ay inilalagay ito sa mga military commendation medal. At yung service star medal, appurtenances pala, ay nilalagay ito sa mga service campaign, no? Medal ng ating armed forces ng mga regular force. At yung ganun din po yung spearhead device na yan, no? Yung may parang arrow na ibig sabihin ay meron kang achievements na extraordinary, no? Lalo na sa combat experience, no? Yung spearhead device. So, apat lamang po ang mga appurtenances natin o yung mga dagdag na mga kurkurantong na nilalagay dito sa ating mga ribbons. On the other hand, yung Military Civic Action Medal naman ay wala pong appurtenances yun, no? So, kapag nakapareceive po kayo ng Military Civic Action Medal, ay wala pong dagdag na appurtenances. Wala po siyang yung mga nilalagay natin unholip. Wala po. No? So, plain lang po. Kapag naka-receive kayo ng pangalawang Civic Action Medal, Military Civic Action Medal, ibibigay siya yung tawag nito. Medal din or ribbon din ang ibibigay sa inyo, no? So, yun po ang patungkol sa mga military awards and decorations natin. So, yun po ang mga awards and decorations ng ating Armed Forces of the Philippines, no? So, ginagamit lamang natin ito sa tama. At mayroong corresponding ng mga orders, no? Or yung mga papel na pirmado ng ating commanding officer. So, hindi po tayo basta-basta nagsusuot ng mga awards and decorations kapag hindi po tayo authorized na magsuot nito at wala tayo sa order. Dahil kapag tayo ay nasita at nalaman po ng higher headquarters na tayo ay unauthorized, kapag halimbawa ay tulad sa mga kasamahan natin mga sundalo, no, or mga reservists na nagsusuot ng mga unauthorized badges, ay pwede po silang tanggalin, no, or pwede po silang parusahan, no, ng ating armed forces, no. So ingat lamang tayo sa paggamit ng ating mga badges sa mga decorations, no. So, see to it na meron kayong order, no? Meron kayong papel. You are covered by the order and instructions, no? From the higher headquarters. So, yan lamang po. Maraming salamat sa ating mga kasamahan, mga reservists at mga members ng ating armed forces. Thank you.